Kayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawa aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Mayroon namang hindi na natatandaan ninuman at lubusan nang naglaho ang kanilang pangalan. Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito at gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway, hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo, ang kanilang magandang pangalan, at ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nanatiling matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila
ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapo-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw. Purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy, nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpapista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamunga ang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ang 12. Palibasay, gumagabi na noon. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan na isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakakain pa ng iyong bunga." Ito'y narinig ng kaniyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kaniyang ipinagpabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati.
Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan. At tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy, humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus sapagkat natatakot sila sa kaniya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kaniyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lunsod si Jesus ang kaniyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari sa kaniyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kaniya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong purihin at dakilain ang poong Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo po natin ngayong umaga, ngayong unang Biyernes ng buwan, ay pwede nating tawaging sandwich gospel. Yung sandwich, kasi ito po ay nabuo ang dalawang kwento. Nang siya'y naglalakad, nakikakita siya ng puno ng igos dahil siya'y nagutom. Sumunod na kwento, pagpasok niya sa templo, kaniyang pinagtabuyan, sinira, binaliktad ang mga mesa ng mga nagtitinda doon sa templo. At sumunod, pagbalik nila, nakita nang namatay yung igos. Parang napakagandang tingnan na ang takbo ng pangyayari ay hindi nawawala sa kaisipan ni Jesus. Nakatatakot kung ikaw ay susumpain sapagkat ang salita ng Diyos ay tunay na makapangyayari. Sapagkat ang lahat ng kaniyang sinasabi ay nagkakatotoo. Kaya nga isa sa mga title na ibinibigay ng mga scholars of the law kay Jesus ay propeta. Sapagkat ang lahat ng kaniyang sinabi, binanggit at ipinahiwatig ay magkakaroon ng katuparan. Kaya nang makita niya na ang igos ay walang bunga, ito ay namatay. Ito ay nawalan ng silbi. Ito ay nawalan ng buhay. Ipinapakita ang dalawang simbolikong paraan sa ating ebanghelyo. Ang igos o ang puno
ay pagpapakita ng mga taong itinanim pero hindi naniwala. Ang templo ay pagpapakita ng presensya ng Diyos pero hindi pinahalagahan. Matutulad ang templo sa igos na mamamatay at mawawalan ng saysay. At bilang isang propeta, ito nga ay nangyari na nang nasira ang templo ng 70 AD, hanggang ngayon, hindi na ito nagawa pang muli. Tapos na, nasabi na ni Jesus, at ito ay nangyari na. Pinagpapanibago ni Jesus sa Ebanghelyo ang kaisipan ng taong ang templo ay ang kaniyang tahanang dapat ay iginagalang, dapat ay nagdarasal. Sinasabi niya at pinagpapanibago na hindi ito lugar ng mga magnanakaw. Hindi ito lugar kung saan ang ating daladalahan ay ating dadalhin at doon natin ilalagak. Ang igos at ang templo ay mga simbolo kung papaanong dapat mabago ang ating pananampalataya at pamamaraan ng panalangin. Hindi na tayo dapat nasa lumang kaisipan. Hindi na tayo dapat nandoon sa bagay na pwede tayong isumpa ng Diyos. Sana po sa Ebanghelyo ngayon, makita nating ang templo ng Diyos na dapat ay nasa atin at tayo bilang igos na itinanim ng Diyos ay magbubunga ayon sa diwa ng Espiritu. Ilan taon na po tayong deboto ng Nazareno? Ilang beses na rin tayo nagpapabalik-balik sa kaniyang simbahan? O ilang requests ang natapos na nating sabihin sa kaniya? O papaano tayo nakikiugnay sa ating poon? Nakatatakot kung tayo naman ang sumpain. Hinahanapan tayo ng bunga na sana sa ating pakikipagniig sa poong Jesus Nazareno ay makitaan tayo ng bunga ng malalim na pananampalataya, ng malalim na pagpapatawad, ng malalim na pagsisisi sa pagkakasala upang tayo ay tunay na makahingi kung ano man ang ating hihingin sa Kanya. Ipanalangin natin ngayon sa ating poong Jesus Nazareno na huwag tayong sumpain sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating pagkakasala, sa kabila ng kababawan ng ating pananampalataya. Hayaan nating tayo ay magbunga upang ang pagpapala, awa at grasya ng Diyos ay manatili sa atin at patuloy tayong humawak sa kapangyarihan ng ating poong Jesus Nazareno. Sana lumago tayo sa ating debosyon. Debosyong dinadala natin mula rito hanggang sa aking pamilya. Debosyong lalago ako sa kanya dahil wala naman tayong ibang pupuntahan kung hindi ang kaniyang paghahari sa katapusan ng ating buhay. Sana maalala natin ang kwento ng puno ng igos na ako ay itinanim ng Diyos
at kailangan kong lumago at kailangan kong mamunga bago man lang ako titigan at tawagin ng Diyos sa aking buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tumawag tayo sa Diyos Ama na ibinibigay ang kaniyang pag-ibig at palagi ang pagkalinga sa atin. Hilingin natin na likhain niya sa ating mga puso at isip ang pagkakaroon ng bukal na pagsunod sa kaniyang mga batas. Ating bigkasin, dumito ka sa amin, O Panginoon. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway turuan ng bayan ng Diyos na sumunod sa kanyang mga batas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Tayo naway maging tapat sa pagsunod sa utos na ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Yaong mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, naway makatagpo ng inspirasyon at tapang na mamuhay sa hamon ng utos ng Diyos, manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, mga nalulumbay, at lahat ng mga nagdurusa na kasama natin, naway hindi natin mapabayaan, manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay sa iyo ng may pananampalataya. Makilala nawa namin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ang iyong anak at aming tagapagligtas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at pinapayalay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at pinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo po ang lahat. Langin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan.
Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayundin naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na iyong pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon Nanay at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko.
Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kaligtan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samu ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samu ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinapantulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang,
sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno, sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dalata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, araw ng Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula sa 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanin ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng tamang pagsuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati